Sabi dito, downloading copyrighted materials without a license may lead to suspension or termination of your service. Alright, so mga ka-IT, magandang gabi. So, today ay March 15. At may mga nag-PM pala sa atin dati na kung totoo ba daw ba na maaari tayo mag-block or yung ating Starlink pag tayo ay nag-download ng mga copyrighted materials or copyrighted contents like mga torrent, no? So, ngayon, sasabihin ko sa inyo ay nakatanggap ako ng notice sa email from Starlink, no? Na isa sa mga Starlink devices ko ay ginamit sa pag-download ng torrent. So, ito tingnan natin. Ayan. So, yan yung pangalan ko. Rolly Magallanes. So, notice of copyright infringement. So, hindi ko sure kung aling Starlink ito, no? Kasi meron ba akong Starlink na wala pang hex. So, wala pa akong nailagay na hex doon. So, hindi ko sure kung yun. And, of course, yan. Ang nangyari, una-una, no? Nakatanggap tayo ng email. Ayan siya. So, kaka-open ko lang ng email ko ngayong gabi. At ito ay sinend na pala kanina pa. Focus natin. Ayan, alas 10 pa. Kaninang umaga. So, 13 hours na yung lumipas. So, ito yung sabi dyan, no? Support created. So, sabi dito sa email, notice of copyright infringement. We received that. That's a notice from content owner claiming that your Starlink internet service was used to download copyrighted materials without the right to do so. So, ganyan na nangyari mga ka-IT. No, to the extent that you believe that notification from the content owner was inaccurate, please contact the content owner directly. Note that downloading copyrighted content without a license or other right to do so is a violation of Starlink acceptable use policy. So, ito yung sinasabi natin, no, na bawal talaga pag ginamit yung Starlink natin sa pag-download ng copyrighted content. So, tingnan natin dito sa aking account. Yan. So, same lang yung pinadala nilang email, no, dito sa Notice of Copyright Infringement. So, yan siya. Tingnan natin. Okay, same lang yung notice na yan. Yan. So, as of now, na-close naman yung ticket, no, kasi notice pa lang ito. So, magkakaroon tayo ng another notice kung maulit-ulit yung pag-download ng torrent. Ayan, so dito, mayroon ditong pinadala sa atin na saan ba yun? Eto, yan. Pinadalahan tayo ng parang PDF copy ng details. Okay, kung kanino ba yung o sino ba yung nagmamay-ari ng content na na-download gamit yung ating Starlink. So dito, ayan, so pag may-ari siya ng Paramount Pictures. So malamang pelikula yan yung na-download kay Paramount Pictures Corporation. So focus natin, ayan siya. Okay, so I certify under penalty or perjury that I am authorized to act on behalf of the Paramount Global Companies. So ayan siya, another Paramount Global Subsidiaries and Affiliates. So ito yun, no? Sila yung owners ng pelikula na yon na na-download, no? Via torrent, malamang via torrent ito. And then dito sa baba, yan, yung mga karagdagang notice din na maaari tayong magkaroon ng termination. At dito, makikita natin mga ka-IT sa baba, no, yung pinaka-details dito. Yan, yung entity, ibig sabihin yung nagmamay-ari ng content na yon is Paramount Pictures. And then, kung saan nga ba yung address nila. And siya address sa Lakeside Dive Suit, Santa Clara. And then, makikita rin natin dito yung ginamit na app sa pag-download. So, yan siya. Gamit yung BitTorrent. Grabe talaga, na detect talaga nila mga ka-IT kung ano yung mga specific na app na ginamit sa pag-download ng torrent. So, yan siya, BitTorrent yung ginamit. And then makikita rin natin dito yung movie na dinownload. So, ito siya mga ka-IT. Lapit natin konti. Yan siya, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 2023. Yan yung dinownload na torrent. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 2023, no? By Tom Cruise, yung bida sa movie na yan. So, yung ibang details pa ay makikita natin dito sa baba. Ayan, so ito na yung pinaka last page.
Okay. So, kung balikan natin yung notice dito, sabi dito, we must insist that you and others using your Starlink service refrain from illegal downloads. So, ibig sabihin, talagang iiwasan talaga natin no, yung pag-downloads dyan ng mga copyrighted materials. Sabi dito, downloading copyrighted materials without a license may lead to suspension or termination of your service and put you at risk of illegal action by the content owner. So, ibig sabihin dyan, pwede tayong kumbaga file-an, no? Kung ano man yung mga gustong i-file sa atin ng content owner sa pag-download ng kanilang mga content dyan. So, yung mga kaiti, nakatanggap tayo ng yan, notice of copyright infringement. So, important din talaga mga ka-IT, no, na pag tayo ay gagamit ng Starlink, no, ay kailangan talaga tayong may filter, no. Dapat meron talaga tayong mga microtech hacks. So, itong nangyari, meron pa kasi akong Starlink na wala pang microtech. So, hindi ko rin sure, no, i-check ko pa siguro bukas, puntahan ko doon. So, ito, meron tayong configure yung ating microtech hack. So, ito pala ay panibagong order na naman sa atin ito. So, ingatan din natin, no, ang ating mga microtech dyan kasi baka mayroong makaalam ng ating mga password at magalaw itong ating mga settings dito sa ating Winbox. Ayan. So, ito yung ating Winbox at currently, nagda-download ako dito ng torrent. Ayan siya. Okay. So, ayan. Halimbawa, pag napasok ng iba, or pag may nakaalam ng ating password dyan sa ating microtech hex, no? So pwede nilang i-disable yung config natin dyan sa anti-torrent. Ayan siya. Okay, so yan, pag na-disable kasi yan, so tutuloy na itong download ng torrent. So limbawa ito, yan, i-disable ko siya. Ito. So mangyari dito, ito mag-continue ito. Yan, naka-disable na. Ayan, so nagkaroon na siya ng traffic. Ayan. Okay, so nagkaroon siya ng download speed tsaka upload speed. So ibig sabihin na-disable yung filtering natin, no, para sa pag-block ng torrent download. So ayan, meron na siyang percentage na na-download na siya. So yan, pag nangyari sa ating Starlink, ang kasunod niya, no, ay makakatanggap tayo ng notice, no, ng copyright infringement. So tulad ng nangyari sa atin ngayon. So, dapat mga ka-IT, secure natin yung ating microtech, no? Secure natin yan, yung ating mga settings o config dyan sa loob. So, iyon, tingnan natin, no? Kung ano mangyari pag in-enable ko naman yung ating filter. So, ito siya. So, enable ko lang siya. Ayun. Then, ito, kung pansin nyo, bumababa, no, yung download speed at upload speed hanggang sa maging zero yan. So, ibig sabihin, naka-block na naman yan dito sa ating microtech. Okay, so, down to zero na yan hanggang sa wala na talaga siyang download speed. Okay, so, isa pa yan, no, baka may makaalam, no? Baka may makaalam ng ating password sa ating mga microtech. So, ingatan natin. Baka ma-disable ng iba o mapakialaman ng iba. So, magkakaroon talaga tayo ng notice, no, sa ating email and of course sa ating account sa Starlink. So, yun nga, totoo nga, no, sa mga nagtatanong dyan. So, totoo nga na posible na ma-block yung ating or ma-terminate yung ating Starlink subscription kung ito ay ginamit sa mga bawal, no, tulad ng pag-download ng torrent. So, yun nga, nakita, na-detect kung ano yung ginamit na app. So, BitTorrent, saka kung ano yung ginamit na dinownload na movie, no? Yung Mission na Impossible. So, yun lang mga ka-IT. And of course, may mga katanungan pa dyan, so paki-comment na dito sa ating video. And sa mga nais pala order ng PSY5 in the machine ay available sa atin. So, ito, meron tayong mga boxes. Yan, mga panibagong order yan. So, PMP na kayo, no, para sa inyong mga inquiries. So, thank you.